Ito po, meron... Sector. Ito, the next... Yeah. Next speaker ng ating SONA, People SONA, ay from our brothers and sisters of the Muslim sector, Lidasan. Mus Lidasan. Palakpakan po natin. Salamu alaikum. Alaikum salam. Maraming salamat. Kumusta po kayo? Okay lang? Yung mga kapatid ko, mga Muslim, saan kayo? Ingay naman dyan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ako po si Mus Sinswat Lidasan, taga Maguindanao, Cotabato City. Since 1998, nasa peace process na po bilang isang community development specialist. At ngayon ay nagtatrabaho sa isang university sa Mindanao, sa Davao. Ang mensahe ko po ngayon ay simple lang. Una, kailangan nating maintindihan kung bakit maraming mga Muslim na nandito sa Metro Manila, sa Cebu, at sa iba't ibang lugar. Alam po ba ninyo kung bakit? Wala? Walang makaguest? Well, isa sa mga reason dyan ay dahil sa kaguluhan sa Mindanao. Ang ibang mga Muslim, Maranao, Maguindanao, Iranon, Tausug, ay simulang pumunta sa Metro Manila at sa iba't ibang region dahil umiiwas po sa kaguluhan. Dahil alam ninyo, kami sa Ateneo, may mga research po kaming ginawa. No? Pinag-aralan namin kung ano ang punot dulo ng kaguluhan sa Mindanao. No? Ang isang reason dyan ay yung hindi pagkakaunawaan ng Muslim at Kristiyano. No? Tapos, be sure po. Noong 1998 or 1996, nagkaroon tayo ng peace agreement between the MNLF and the Government of the Republic of the Philippines. Noong 2014, another agreement with the MILF. And then, pinasa po natin yung Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. And nagkaroon tayo ng Bangsamoro Organic Law. Ang reason po dyan ay simple lang. What is the cost of war? Bigyan ko po kayo ng mga numero. In terms of economic loss, 20 billion per year or 640 billion pesos from 1970 to 2001. Ang laki po ng economic loss kung may gera. Nung all-out war ni President Erap nung 2000, 1.3 billion every day. Imagine nyo po yung gastos ng ating gobyerno kung nagagera tayo. And then, meron pang 640 billion economic loss in terms of damages to business and properties. Aside sa economic loss, meron din po tayong tinatawag na human casualties. Nearly 120,000 people killed from 1970 to 1996. Wala pa po dyan yung Marawi Siege, yung Zamboanga Siege, yung the fall of Moa AD in 2008, yung Bulyok, and all other conflict. And every human casualties, ang namamatay sa mga Moro fronts, MNLF or MILF, ay 50%, civilians, 20%, and sa ating mga military at PNP, 30%. So social welfare disruption, internally displaced person statistics, nung all-out war lang po ni ERAP, 982,000 ang na-displace. And 600,000 nung 2008 MOA AD. At sa ngayon, 2023-2024, sana wala nang kaguluhan. Pero meron pa rin po tayong 63,000 individuals or mga bakwit na sa Maguindanao dahil meron pa pong skirmishes at iba't ibang small pockets of conflict. Nung panahon po ni President Rodrigo Duterte, na-appoint po ako bilang isang commissioner
isa po ako sa gumawa o sumulat ng Bangsamoro Basic Law na naging Bangsamoro Organic Law. We work hard to the passage of the Bangsamoro Organic Law. Na-unite po natin yung mga Muslim, Christians, indigenous peoples na suportahan yung RA 11054. At hindi lang yan, na-unite pa po natin yung mga traditional families, yung mga malalaking pamilya, malaking clan sa Maguindanao, sa Sulu, sa Basilan, sa Tawi-Tawi at sa Lanao. Nung panahon na yon, we admit na bawasan po yung tinatawag nating vertical conflict o yung tinatawag nating away ng gobyerno at ng rebelde. Subalit, tumaas naman po yung horizontal conflict. Ano ang ibig sabihin ng horizontal conflict? Ang horizontal conflict ay yung away ng pamilya, away ng mga magkapitbahay, away ng Muslim at ibang Muslim. No? Based sa report ng PNP, BARM, almost 1.5 po ang killing every day simula noong 2023 hanggang ngayon. Ang tanong po natin sa administration ngayon, ano po ang ginagawa ninyo para masolve po itong tinatawag nating horizontal conflict? Malamang sa SONA, maririnig natin ang mga magagandang salita nila. Pero ang katotohanan, tanungin nyo po yung mga Muslim na kasama natin ngayon dito, ano ba ang totoong situation namin? Marami pa rin po ang naghihirap, marami pa rin po ang natatakot sa kaguluhan. Kaya kami, the Muslim sectors of the Maisog, calls in developing and implementing government programs in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at sa Mindanao po that shall respond to social cohesion, trust building, and work on inclusion of minority and the indigenous peoples in the region, grassroots communities, and most importantly, the traditional families and clans, because we have to accept it that culturally, we are all connected by blood. Magre-relatives po kami, magpapaparente po kami lahat. And of course, the Christians who are residing in our place. From our perspective, it is not a mere governance issue that is at stake here, but actualizing the negotiated consensus of the Bangsamoro Organic Law, the Framework Agreement of the Bangsamoro, and the Comprehensive Agreement of the Bangsamoro, and all previously signed peace agreements. And in the essence, social justice by guaranteeing affirmative action every step of the way. Unfortunately, nakaya na po ni Tatay Digong i-unite ang mga Muslim, Kristiyano, at indigenous peoples. Recently, meron pong nangyaring meeting dito sa Manila. Pinatawag po yung mga local government units, no, mga mayors. No? Pinatawag sila ng grupo sa Malacanang at sa partido ni Governor Tamayo ng South Cotabato. Ang mensahe nila ay hindi nakaka-unite sa atin. Tinakot po yung mga mayors, sinasabihan sila na kapag hindi nila gawin yung iutos sa kanila, ay idadaan sila sa auditing, no? At iba pang mga sinasabi, no? Yan, nakikita natin sa news, nakikita natin sa social media. Hindi po ito tago, no? This is a public knowledge, no? So, yung efforts po ni Tatay Digong, yung efforts po ni Governor Sakurtan, yung efforts po ni Governor Mariam Mangudadato, at yung ibang mga governors, mayors, na magkaisa po ang Bangsamoro, ay lalo po kaming pinapadisunite. Ang essence po ng BARM ay self-autonomy, no? Self-governance. Pero bakit po ganun? Bakit po nakikialam ang isang governor sa ibang probinsya para sabihan ang mga tao, kapwa kong mga Muslim, kung ano ang bubutohin nila o kung sino ang susuportahan nila? Tama po ba yun? Let me hear you. Tama po ba yun? So, ngayon, nandito tayo. No?
Ito po ang State of the Nation's Address of People, no? People's State of Nation's Address. Therefore, realizing meaningful autonomy and right to self-rule of the Bangsamoro and the inhabitants of the region based on our distinct cultural identities, historical struggle, faiths, and heritage and traditions. Yan po ang hinihingi namin sa ating gobyerno. Mahaba po ang usaping conflict sa Mindanao. Mahaba po yung pinaglalaban ng mga Bangsamoro people. Hindi po kakasya ang 5 or 10 minutes doon. Pero isa lang po ang gusto kong malaman ninyo, maintindihan ninyo, at ilagay ninyo sa inyong mga puso. Yung mga numero pong sinabi ko, the casualties of more than 1 million deaths. May those people who died will not be mere statistics. Kasi alam ninyo, ako, may mga relatives ako, pinsan, even close friends, no, namatay dahil sa kaguluhan sa Mindanao at sa Maguindanao at sa Bangsamoro. Huwag po nating hayaan na magkaroon tayo ng isang gobyerno na pinag-aaway ang Muslim at Kristiyano at ang mga Muslim, kapwa Muslim. Tandaan po ninyo, nasa atin, mga kamay, no, ang pagbabago. Na kaya natin noong 2016, sinuportahan si Tatay Digong. Wala pong incumbent, no, meron man kukunti lang ang sumuporta sa kanya. Ngayon, ang tanong ko, kaya po ba natin gawin yun? Ngayon? Mahina. Kaya po ba natin gawin yun? Nung tinawagan ako ng organizers, no, nagpapasalamat ako sa organizers na ito, at binigyan kami ng space, no, at oras para marinig nyo ang aming mga hinaing. Muntik na akong di makasakay sa aeroplano. Na-canceled ang flight ko. Ang dami, di ba, kahapon, kagabi. Kagulo, nag-aagulo sa airport. Ang sabi ko, wala na. No? It's not meant to be, no? Sabi ko. This is not meant to be. Pero by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon kami ng ticket. Nakasakay kami. Ano ang ibig sabihin nun? Simple lang po. Maparating ko sa inyo ang aming mensahe. Maraming salamat po. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat yan po. Kaya po, Rafa, napaka-importante ng ating sectoral and community leaders po ang nagsasalita tungkol sa State of the Nation. Because there are the only ones who can give justice to the State of the Nation. Hindi po iisang tao na nandun sa Kongreso at magsasabi kung nasaan na tayo as a nation, di ba? Kasi puro ano lang eh, pangako, drawing, at kung ano-ano pang propaganda ang gagawin nila. Hindi totoong State of the Nation ang mangyayari. Kaya natin po ginagawa ito para po mapakinggan natin ang mga boses ng ibang tao at taong bayan. At baka naman meron kang... Meron!